Region 6, 6,000 pesos. Region 7, 6,000 pesos. Region 8, 5,000 pesos. Region 9, 5,000 pesos. Region 10, 6,000 pesos. Region 11, 6,000 pesos. Region 12, 5,000 pesos. Caraga, 5,000 pesos. ARMM, 5,000 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa dswd.gov.ph o makipag-ugnayan sa numerong 8-951-2803. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong isang metro o isang dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mibati ka bag kalipong, kasukaon tungod sa problema sa imong mga mata? Adtoa gayudayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott ug Dr. Winston Lloyd Angeles Bowes. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa na himutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag niining musunod: imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses ug regular lenses, soft contact lens ug soft contact lens solution. Muhatag usab ug 30% ngadto sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab ug senior citizen ug people with disability kun PWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag ug special discount sa mga selected optical lenses. Ipa-check up ang imong mga mata pinaagi nila Dr. Winston A. Bowles o Dr. Wayne Scott A. Bowles ang mga optometrist o optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946. Ma-email usab sa dorianmedc@gmail.com. Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Sir Radio Philippines Network, DX KD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City, kini ang RPN DX KD Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DX KD Radyo Ronda. Kusog Dipolo. God's government begin its roles. Ang panggobyerno sa Dios misugod na sa pagmando. Ang programa sa relihiyo ang pinili ng nasod, giluwas o gipahiuli. Matag Domingo sa gabi ay sa may alas 8 hangtod alas 9 ang pinili ng nasod, giluwas o gipahiuli. Matag Domingo sa gabi ay sa may alas 8 hangtod alas 9 din hilamang sa RPN Radio Ronda Dipolog City.
sa Dios sa balaang Espiritu Santo. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagabalaan namo ang imong ngalan, panhiya ang imong gingharian, pagabuhaton unta namo ang imong kabubud-on dinhi sa yuta, maingon man ngadto sa langit. O katagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, o pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nagkautang diha kanamo. O ayaw kami itugyan ngadto sa mga panulay, hinunoa ilikay mo kami gikan sa mga kadautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Bathala ala Ja Yavasua Yahweh Adonai Elohim Yeshua Apo Asug Apo Bagulang Apo Gumulang Apo Uha Apo Uha Apo Uha Apo Aha God Lord Jehovah Deus Jesus Christ Senior Jesus Emmanuel Santo Papa Menestro Paulino Ongoize Agapay Yavasua Yeshua Elohim sa ngalan sa Amahan, sa Inahan, sa Anak, sa Diyos, sa Balaang Espiritu Santo. Amen. Okay, maayong gabi kanatong tanan. Unang-una, mapasalamaton kay tagdako sa atong langit nung Amahan, nga diin mo ay naghiklad sa langit, o nagkatag sa yuta, o naghimo sa tanang mga butanga na aniin yung mga kaigsuunan. Ingon man sa ihang bugtong anak, Señor Jesus Emmanuel, kansang bag-ungalan, halangdong Santo Papa Ministro Paulino Ungkoyzi Agapay. Mga igsoon, ato unang itimbaya ang tanang staff na ining maumbuhatan de XKD. Sa mga nag-monitor nato sa internet, live sad kita sa Facebook o sa YouTube mga kaigsoonan, type lang o i-click ang RPN de XKD de Polog City mga kaigsoonan. Sa mga nakatune in sa Ilhang Radio, 10:53 AM ban, sa mga nagsunod ining maong programa, Panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando sa kinatibuk ang puwersa sa ang pinili nga nasud giluwas ug ipahiuli ingon man sa atong inahan mamaliling sa tanang pamilya Agapay Luzon Visayas ug Mindanao maayong gabi kanatong tanan mga kaigsoon. Okay, sa dili pa nato tawagon ang atong mensahero mga igsoon, ihatag una nato ang atong cellphone number aron niya sa mahimo natong pangutana sa unang mensahero nga angay ninyong mateksan ang maong number 0946-249-5249. Palihog lang mga igsoon, ayaw lang og tawag, text lang. Dayon, ihatag ang inyong kumpletong ngalan o ang kumpletong address aron among mahibaluan kung asa mo dapit lugaraha o kinsa o unsa ang inyong tinuod nga ngalan mga kaigsoonan. Og naapod mo yung mga pangutana sa mga piniling nasod, mahitungod sa among pagpamahayag, sa among pagpangwali, pwede mo mo text. Text lang sa maong cellphone number 0946-249-5249 lang gihapon mga kaigsoonan. Karon sa walay langan, atong tawagon ang atong mensahero, si Brother Manaw, aron atong paminawon ang ihang pagminsay, pinaagi sa balaang kasulatan mga igsoon. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi sa mga kapatid ko sa 70 Adventist. Sana'y magkaisa tayo at unawain natin ang tunay na mensahe ng ating Biblia sapagkat ang Biblia ay tunay at totoo na siyang magbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Binabati ko pala ang ating kapatid na si Brother Mixil Indilio. Maraming salamat o kapatid. At maraming salamat tayo na mga Adventist at pinili nasod ay kaisa sa Ebanghelyo sapagkat ang aral ng 70 Adventist at ang aral ng pinili nasod ay hindi ho nagkakalayo. Ang aral, doon lamang tayo nagkakalayo sa bagong pangalan na dinadala ng pinili nasod. Kaya sa gabing ito ay aking tatalakayin ang pamagat ng aking tatalakayin ay ang aking sariling bagong pangalan, ang patotoo ng aking sariling bagong pangalan at ang tunay na iglesia ng Diyos. Maraming
Ako pala ay si Eduardo Manaw, na isa dating elder ng Seventh Adventist. Lahat ho ng mga Adventist ay gusto ko malaman ninyo na hindi ho tayo magkakalaban, kundi tayo ay isa sa tagapagturo ng tunay na salita ng Panginoon. Ang aking tatalakayin ngayon, ito ay naaayon sa banal na kasulatan. Lahat ho ito ay teksto ng ating banal na kasulatan. Ang unang teksto na babasahin ko sa inyo ay yung tinano namin sa 3:12. Yung ang sarili kong bagong pangalan. Na ang sabi rito ay gagawin ko siyang haligi ng templo ng Diyos at hindi na siya lalabas doon. At ibibigay ko ang kanyang bayan, ang bagong Jerusalem at ang sarili kong bagong pangalan. Dito lang ho tayo nagkakalayo ng aral sa bagong pangalan, sapagkat kung uunawain natin ay makukuha natin ang sipi ng Biblia. Ayon sa Apokalipsis 1:2 ay ganito ang pagkasabi na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng bagay. Kailangan tayo ay sumaksi sa salita ng ating Diyos at sa patotoo ni Jesucristo, sapagkat si Jesucristo ang tunay na tagapagligtas ng ating kaluluwa. Subalit sa bagong pangalan ay mayroong isinabi ang ating banal na kasulatan. Ayon sa 15:16, datapwat paririto ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpatotoo sa akin sa bagong pangalan. Ibig sabihin, no, mayroong ibinigay talaga ang Espiritu ng ating Diyos at mismo ang si Jesucristo na sinabi niya, ibibigay ko ang aking sariling bagong pangalan. Sino ito, mga kapatid, yung bagong pangalan na ating tinatalakay dito? Ang sabi dito, bago natin ibibigay ang tunay na pangalan, ay babasahin muna natin ang Juan 14:16, datapwat ang mga aliw sa makatuwid baga ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa akin. Bagong pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala sa lahat na sa inyong aking sinabi. Sinong nagsalita nito? Mismo ang Espiritu Santo na sinugo yung mga aliw. Sino yung nagsugo? Si Jesucristo. Doon, kung sino nga ito ang bagong pangalan. Dan sabi nito, walang iba dito sa pamamagitan ng anak at ni Jesus mismo ang nagsalita dito, mga kapatid. At dito, sa 1 Corinto 1:3, yamang na nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangyasayawaan namin, hindi isinulat sa tinta, kundi sa Espiritu ng Diyos, Diyos na buhay, hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng ating mga puso. Malinaw, mga kapatid, na talagang hindi na isulat sa Biblia ang pangalan nung taong binigyan, kundi yung kinasihan ng banal na Espiritu. Sino yung kinasihan ng banal na Espiritu, mga kapatid? Makikita natin yung ugali doon sa mga Matthew 12:18-20 at doon sa Galacia 5:22, yung bunga ng Espiritu. Dito namin nakita ang ugali ng aming ministro Paulino Ungkoy Agapay, na siya ang nakita namin, sapagkat nakita namin yung likas ng ating Panginoon. Tunay na siya ang nagkubli nito, ang si Kristo, para hindi nila magamit sa mga bagay na pansariling
kapakanan bilang sa mga relihiyon, mga kapatid. Ang sabi nga doon sa 2:17, walang nakakilala liban yung pinili lamang. Bakit ang pinili? Sapagkat sila yung binigyan ng tunay na pabalita at ng banal na espiritu. Kaya sila ang nakakalam sapagkat siniyasat nila ang tunay na banal, ang tunay na salita ng Panginoon sa Biblia. Kung hindi natin ito saliksikin at unawain, hindi ho talaga natin malalaman ito. At sabi doon sa 19:12, isang bagong pangalang nakasulat. At doon sa 3C, ang sabi dito, ang berbo ng Diyos. Sino ba yung berbo ng Diyos, mga kapatid? Pag sinabing berbo, yun ang Panginoon. Kaya napatunayan namin si Simpo Paulino Ongkoy Agapay ang siyang ipinangalan doon sa bagong pangalan, sapagkat siya ang nakita namin ng tunay na likas at tunay na ugali. Kaya yun ang tinatingkilik namin ngayon bilang isang pamunuan o bilang isang Diyos. Pero ang nasa loob nito ay ang Espiritu ng Panginoon, na siya ang magliligtas sa bawat kaluluwa, bawat tao. At sinabi dito sa Apokalipsis 3:20, kumakatok ang Diyos sa ating puso, pero hindi natin binubuksan ang ating puso, para kaya hindi natin naunawaan. Kung kumatok sa ating puso ang Panginoon at buksan natin, malalaman natin at matatanto natin kung ano nga ba ang mensahe ng bagong pangalan. Mga kapatid, tunay na walang iba kundi ang ating punong ministro. At dito, kung ano nga ba ang tunay na iglesia ng Diyos, na mga kapatid, na ibinigay sa atin. Sino nga ba ang may hawak ng tunay na iglesia ng Diyos? Sabi rito sa Matthew 6:18, at sinasabi ko naman sa inyo na ikaw o Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kita niyo mga kapatid, kahit ang pintuan ng libingan, hindi humananaig sa pamamagitan sa pagtayo ng iglesia na inutos ng Panginoon kay Pedro. Saan itinayo? Sa ibabaw ng bato. At ang sabi niya rito sa Juan 10:16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko na mga kapatid, tayong mga Adventist, tayong mga naliligaw, ibig sabihin ho, hindi ho tayo nagbubuklod, hindi tayo nasa isang kulungan. Kung tayo ay magkakaisa at magkakaroon tayo ng isang sarili, isang pastor na siyang magdadala ng katotohanan ng salita ng Panginoon, wala na ho, malapit na at darating na ang ating hinihintay ng kawakasan, mga kapatid. Ayon sa Epeso 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya ring ang tagapagligtas ng katawan. Mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, ang lalaki ay isang pangulo tulad ni Kristo. Pangulo ng iglesia. Si Kristo ang pangulo ng iglesia, pero yung mga lalaki na namumuno sa loob ng iglesia ay tinatawag ding na pangulo ng iglesia. Siya yung kumakatawan na tagapagligtas dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi namin inaalis na si Hesukristo ay hindi namin Panginoon. Panginoon namin si Hesukristo. Kaya lang siya ho yung pumasok doon sa aming ministro. Kaya sa ngayon, ang aming tinatangkilik
ay si Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Agapay, sapagkat siya ang nakitaan namin na siya ang tunay na naging sugo dito sa sanlibutan para maipalagana, para matupad ang katuparan noong unang panahon na mga aral at mga katuruan sa banal na kasulatan. Ang ano sa banal na kasulatan, kailangan ibalik natin ang orihinal na pamumuhay, ang orihinal na katuruan, hindi yung tayo mismo na mga anak ng Panginoon ay naglaban-laban, nagtatalo-talo. Paano natin makikita kung ano nga ba ang katuparan ng hula kung tayo mismo ay nagsisiraan at naglalaban-laban? Hindi ho ba natin pagtulungan para makita natin ano nga ba ang katotohanan? Ito nga ba ang bagong ngalan? O ito nga ba ang tinuturo ngayon sa kapanahunan hanggang ngayon simula noon si Jesucristo? Si Jesucristo ay tunay na ipinadala sa atin bilang siya ang tumubos ng ating kasalanan, mga kapatid. Subalit mismo si Kristo nagsalita na kung hindi siya aalis dito sa sanlibutan, ay hindi niya maipapadala ang mga aliw. Kaya noong oras na yon, noong sinabi niya, siya ay pumaroon sa langit at ipinadala nga niya yung mga aliw dito sa sanlibutan. At siya ngayon ang ating kasama dito sa sanlibutan. At itinuturo rin niya kung paano, kung sino ang tunay na iglesia. Sino nga ba ang mga itinuturing na tunay na iglesia dito sa sanlibutan? Ayon dito sa Matthew 24:31. Bago pagkatapos ng tindigasyon. At susuguin ang kanyang anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kita niyo mga kapatid, saan ito? Simula doon sa Israel hanggang sa dulo ng kaduluduran, saan ngayon ang tunay na nilagay yung tunay na mga mananampalataya? Dito sa Mindanao, dito sa Dipolo, sa Zamboanga del Norte, mga kapatid. Sapagkat nakikita natin, ang Zamboanga del Norte ang pinagpala na hindi naano ng COVID, sapagkat naririto ang Panginoon. Sabi nga ng ating gobernador, naririto raw ang Panginoon sa Dipolo. Kita nyo, kaya tunay mga kapatid, ibig sabihin lamang naririto yung mga hinirang, mga pinili. Kaya bago ko ipagpatuloy ay ibibigay ko muna sa ating kapatid. Okay mga kaigsuunan, alang sa atong pangutana kung nakasunod mo sa ihang mensahe, ang kapitulo o versikulo nga iyahang gibuhian, walo lang ka kapitulo o versikulo. Akong Sublion, Pinadayag 3:12, Juan 15:16, Unang Korinto 1:3, Mateo 18:20, Galacia 5:22, Mateo 16:18, Juan 10:16, Mateo 24:31. Igsoon kung nagsunod mo, asa mabasa ang pulong nga nag-ingon. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa mga kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Asa na mabasa mga kaigsuonan, dayon isend lang sa 0946-249-5249. So magpadayon ta. Pagpatuloy natin mga kapatid ang pagtalakay ng ating tinatalakay ngayon sa tunay na iglesia. Sino yung sinasabing tunay na iglesia? Yung mga pinili, yung mga hinirang ng Diyos. Yung mga hinirang ay naririto sa Mindanao. Kaya, nung panahon ng araw, inara sa Israel. Kaya lang Israel ay lumayo sa Diyos. Kaya inilipat na dito sa Pilipinas. At dito na sa Mindanao, natagpuan yung mga hirang ng Panginoon. At sino? Sino nga ba yung pamunuan ng mga hirang ng Panginoon? Sino ba yung tumayo? Ang ating Santo Papa, Ministro Paulino Ungkoy Agapay. Yun ang kinikilala namin. At ang sabi sa mga Marcos 13:27 ay ganito ang pagkasabi, at kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel
at titipunin niya ang hinirang mula sa apat na hangin mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Kita niyo mga kapatid, simula sa wakas ng lupa hanggang sa kaduluduruhan ng langit, doon niya titipunin ang mga hinirang, yung tunay na iglesia ng Diyos, yung tunay na mga mananampalataya, ang mga pinili na son. Kaya ito sinasabi ko sa inyo at pag-aralan ninyo sapagkat ito ay mayroong teks na mababasa ninyo sa banal na kasulatan. Hindi ito haka-haka lamang sapagkat ito ay nakatala ho sa banal na kasulatan. Ayon sa mga Mateo 18, narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghukom sa mga hintel. Ayon sa mga Mateo, ang ayon sa Isaiah 2:1 ay sa mga bayan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang para sa mga hintil, kundi para sa buong bayan. Ito ay kanya, ito'y kinalulugdan ng ating Panginoon. Yung mga hinirang, yung mga pinili ng Diyos. Mga kapatid, lahat na sulok ng sanlibutan ay kanyang titipunin. Ito yung mga hinirang doon sa dulo, hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Ayon sa 1 Pedro 2:9, natapuat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaon tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kita niyo mga kapatid, ang mga hinirang ay isang makaharing pagkasaserdote. Ibig sabihin, isang tunay na mga mangangaral, isang pare, na? Ha? At itinuring ito bansang banal. Saan bang tinuturing na bansang banal? Sabi doon sa kanina nabasa natin, wala na sa Israel, ito ay nasa Pilipinas na. Sapagkat ang Pilipinas ngayon ang pinakamalaking Kristyanismo. Kaya lamang, iba-iba ang katuruan. Pero ngayon mga kapatid, lumabas na ang tunay na katuruan sa bagong pangalan. Kaya kailangan alamin ninyo itong mga talatang ito para malaman ninyo ay naririto pala sa Mindanao ang tunay na bayan ng Diyos. Sapagkat naririto ang mga pinili na sod, ginluwas o gipasala uli mga kapatid. Ayon sa mga Mikas kung saan tinatayo ang iglesia ng tunay na iglesia ng Diyos. Sabi nga sa Mikas 4:1, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang mga bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa mga taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burul at mga tao'y paruroon sa kanya, mga kapatid. Kita niyo mga kapatid, ito yung sinasabi niya, yung mga tunay na iglesia ay hindi pala ipinatayo doon sa mga bulwagan, kundi inutos ng Panginoon na doon pala itayo sa mga taluktok ng bundok. Doon sa mga matataas. Bakit? Kung titingnan natin mga kapatid, bakit doon sa taluktok ng bundok itatayo ang mga iglesia ng Panginoon? Sapagkat kung doon mga kapatid, ay libre na tayo sa kubi. Kasi malayo tayo sa kabayanan. Yun ang gusto ng Panginoon. Doon sa taluktok para yung ating tunay na pananampalataya at yung ating pagpupuri sa Panginoon ay wala hong sagabal at wala ba hong makikita na nakakadistract sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa tunay na ating pag-aaralan, kung talagang pag-aaralan nating mabuti ang salita ng Panginoon, ay wala ho talaga tayong makikitang mali dito. Babasahin ko ulit yun mga kapatid, ang sa mga 17:17. Sabi niya rito, pakinggan ninyo maigi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu
espiritu ng iglesia. Kita niyo maliwanag yung mga kapatid sa espiritu ng iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng isang manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat ng isang bagong pangalan. Walang nakakalam kundi yung tumanggap, mga kapatid. Malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na walang makakaalam nito liban lamang yung tatanggapin nila ang bagong pangalan. Kaya nakakalungkot isipin, mga kapatid, na hindi ho natin masyadong inaalam yung tunay na salita ng Panginoon. Bakit hindi natin ho pag-aralan? Bakit hindi natin saliksikin? Kasi sinabi naman sa banal na kasulatan, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Hindi sinabi na makinig lang kayo sa pabalita namin o sa pabalita ng mga pastor, sa pabalita ng mga pare, ng mga ebanghelista, ng mga mangangaral. Hindi ho, mga kapatid, ito ay sinasabi ng Panginoon. Sinabi sa banal na kasulatan, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Kayo, tayo ang inutusan. Hindi ho kung sino, mga kapatid, para malaman natin ang tunay at katotohanan. Ayon din kay Apostol Pablo, mga kapatid, doon sa mga Gawa 17:23, mismo siya nakasumpong na isang dambana na nakasulat isang Diyos na hindi kilala. Na siyang pinangangaral ni Apostol Pablo. Noong panahon, noong araw pa ng ating mga apostol, nangyari na ho ito. Kaya lamang ho, hindi ho binigyan ng pansin at hindi binigyan ng tuon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, at nalalapit na ang panahon ng Panginoon, bakit hindi ho natin bigyan ng pansin para matunto natin ang tunay na layunin at tunay na aral at tunay na iglesia para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Magsama-sama tayo, mga kapatid, sa pagtuklas at magsama-sama tayo sa tunay na aral, tunay na iglesia. Dito, kung kayo ay paririto sa amin o kayo naman ay tatawag sa amin, kayo naman ay magtanong o gusto ninyo kaming makausap, pwede ho ninyo kaming anyayahan para ho may paliwanag namin ng maayos. Ito ang inaaral nito, sapagkat itong aral na to ay totoo, sapagkat ito ay nasa banal na kasulatan. Ayon sa 1 Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan, mga kapatid. Tingnan mo, mamaliwanag, mga kapatid, ang sinasabi sa Biblia. Hindi yung tinitingnan natin yung aral ng tao. Ayon dito, mga kapatid, sa sinasabi, sabi nga dito sa Matthew 15:9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ayon yan sa kay Apostol Matthew at ganun din kay sa sulat ni Apostol Pablo sa Kolosas 2:22. Ang lahat ng mga bagay nito ay masisira sa paggamit ayon sa mga utos ng mga aral ng mga tao, mga kapatid. Malinaw na sinasabi ng ating mga apostol na yung nung ating sinusundan na mga aral sa panahon na tayo'y hindi pa nagsasaliksik ng banal na kasulatan ay utos lamang ho ng tao, hindi ho utos ng Diyos. Kaya ngayon, kailangan ho natin sundin, kailangan natin hutup din, sapagkat kung ito atin matupad at masunod, tayo ay makikilala natin ang tunay na iglesia at tunay na pananampalataya sa bagong pangalan. Sa Isaiah 5:26 ay ganitong sinasabi. At siya ay magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo at susutsustan sila mula sa wakas ng lupa at narito sila'y darating ng lubhang nagmamadali. Ano, paano pagtawag ng Panginoon sa mga hinirang, sa mga pinili ng Diyos,
sa mga lingkod ng Panginoon. Sa sutsut lang. Hindi ho ito naghihiyaw, hindi ito nagbabantala, hindi ito nagsasalita sa radyo, kundi sa pamamagitan ng sutsot. Alam ba ninyo yung sutsot, mga kapatid? Ha? Kung alam nyo yung sutsot, makikita nyo, ganun lamang tumawag ang Panginoon sa kanyang mga hinirang, mga kapatid. Ganun kabisa ang sutsot ng Panginoon sa mga hinirang. At sa mga Matthew 21, 23 hanggang 24, at pagpasok niya sa templo ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantala siya ay nagtuturo ay nangagsasabi sa anong kapamahalaang ginawa mo ang mga bagay nito at sino ang sa inyo'y nagbigay ng kapamahalaan nito. Eta niyo mga kapatid, mismo yung ating Panginoon, yung tagapagturo, yung atin, si, ang bagong pangalan, si Ministro Paulino Ongkoy Agapay, ay kanilang tinatanong pa, kung sino nga nagbigay sa inyo ng karapatan na sa bagong pangalan, na ito pala'y si Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay, mga kapatid. Ang nagbigay nito mga kapatid, kung si ang sino ang sabi dito ang sagot. At sumagot si Jesus. Sino ang nagsabi? Si Jesus. Si Jesus pala. At sa kanya ay sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong na kung inyong sasabihin sa akin ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginawa ko ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kasa Panginoong Hesus ang nagbigay ng karapatan, nagbigay ng pangalan, sa bagong pangalan ni Santo Papa, Ministro Paulino Ongkoy Agapay. Mga kapatid, kung inyong babasahin ang banal na kasulatan. At dito, mga kapatid, ayon dito sa ating, sa 2 Timothy 2:10, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Hesus na may kaluwalhatian walang hanggan. Sino ang nakasaano dito? Si Hesus Kristo. Siya yung pumili sa mga hinirang. Siya yung nagtiis para lahat. Para lamang maibigay ang tunay na aral ng bagong pangalan. At ang sabi sa 2 Korinto 12:15, at ako'y gugugol na may malaking kagalakan at pagugol dahil sa inyong mga kaluluwa kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit. Ako bagay iniibig ninyo ng kaunti? Ito yung katanungan sa atin mga kapatid. Kung iniibig nga ba natin si Jesucristo, iniibig din ba natin ang bagong pangalan? Kahit kaunti lamang? Mga kapatid, alalahanin natin na ang sinalita rito mismo ang nagsalit dito ay yung kaluluwa. Sabi, dahil sa inyong mga kaluluwa, kung kayo'y iniibig ninyo. Mga kapatid, isipin mo, kung ito hindi natin matanggap, papaano tayo, papaano yung ating mga kaluluwa? Gayon nagagalak ako sa mga kulusas, 1:24. Nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pupunan sa aking mga kakulangan ang mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia ng Diyos. Iglesia natin, mga kapatid. Dahil sa katawan ng ating Panginoon, Hesukristo, dahil sa hirap niya, tiniis niyang lahat alang-alang sa mga pinili, alang-alang sa mga hirang ng Diyos. Sa mga naniniwala sa bagong pangalan. At hindi baga sa Lucas 18:7, hindi baga ginagamit ng Diyos ang kanyang
ang kanyang mga hinirang? Yan ang tanong. Hindi kaya ginagamit ng Diyos ang kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya ay may pagpapahinuhod sa kanila, mga kapatid. Sino yung ano? Yung mga hinirang, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung mga hinirang, yung mga pinili ng Diyos bago sumisigaw araw ng gabi. Pero ano? Binibigyan siya ng pagpapahinuhod sa kanya, mga kapatid, sa ating mahal na ministro Paulino, ang Kuya Kapay, at ni Kristo Jesus na ating tunay na tagapagligtas ng ating kaluluwa. Dito sa Matthew 24:22. At maliban paikliin ang mga araw na yaon, ay walang laman makakaligtas. Walang lamang makakaligtas. Datapwat, dahil sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kita niyo, mga kapatid, sa Matthew 24:22, ito mababasa ninyo. At mayroon ito sa mga Lucas. Paiikliin niya ang panahon para ano? Para sa mga hinirang, sapagkat kung hindi niya paiiksiin ang panahon, wala mi isa man na maliligtas maliban lamang yung mga pinili. Sapagkat yun ang sinabi ng ating Panginoon. Dito, mga kapatid, sa mga 24:24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati mga hinirang. Sino yung ililigaw? Yung mga hinirang ng mga ano? Ng mga bulaang propeta, ng mga bulaang tagapagturo. Sila'y magpapakita ng kababalaghan, magpapakita sila ng tanda. Para ano? Para pati yung mga hirang ay kanilang makuha. Pero hindi ito mangyayari, mga kapatid, sapagkat ang mga hinirang ay nag-aaral ng tunay na salita ng Panginoon na itinuro ng aming punong ministro, Paulino Ongkoy Agapay. At ang sinabi rito sa mga dosko, sa 1 Corinto 15:51-52, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ibig sabihin, mga kapatid, sino yung babaguhin? Yung mga hinirang, yung mga pinili ng Diyos, yung naniniwala sa iglesia na tunay ng Diyos doon sa bagong pangalan. Excuse me. Sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na gangmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin ng Panginoon. Sino yung mga kapatid? Kahit na yung mga patay na mga hinirang, mga kapatid, babaguhin ng Diyos sa isang lamang tunog ng pakakak. Sapagkat ayaw ng Panginoon na sila ay hindi umakasama doong sa tunay na kaligtasan. Na, yun ang gantimpala ng mga naniniwala at mga hinirang na pinili ng Panginoon bilang tunay na iglesia at tunay na nagsasamba sa tunay na tagapagligtas na si Ministro Paulino Ongkoy Agapay, mga kapatid. Ayon sa Matthew 3:41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang anghel, ha? At kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangapapatisod at ang nagsisipaggawa ng katampalasanan. Saan titipunin yung mga hindi sumusunod? Yung mga taong matitigas ang ulo, yung hindi maniniwala sa aral na katuruan ng tunay na aral ng bagong pangalan ni Kristo.
Titipunin sila sa labas, hindi doon sa loob sapagkat hindi sila nararapat sapagkat ayaw ng Panginoon nung hindi niya pinili at hinirang sapagkat yung mga yon ay mga suwail. Ang may sabay sa Apokalipsis 2:7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Mga kapatid, isipin niyo mga kapatid, walang ibang makakain ng punong kahoy ng buhay liban lamang yung sumunod at tumutupad ng mga salita sa tunay na iglesia ng Diyos, yung mga pinili nasod mga kapatid. Tayo, ayon sa mga Isaiah 49:1, kayo'y magsisipakinig sa akin, humang pulo, at inyong pakinggan ninyong mga Panginoon mula sa bahay ng bata, mula sa bahay bata ng aking ina, ay binabanggit niya ang aking pangalan. Ayon do mga kapatid, simula sa sinapupunan, binabanggit na itong pangalan, ang bagong pangalan na siya naming tinatangkilik ngayon, mga kapatid. Kaya, kung titingnan natin mga kapatid, ay talagang tunay ang aming inaaral sapagkat lahat ay nasa Biblia ito. Ayon sa Isaiah 45:15-16, katotohanan ikaw ay Diyos na nagkukubli ho Diyos sa ng Israel na tagapagligtas. Mismo ang Diyos nagkubli mga kapatid. Bakit? Bakit siya mismo ikumubli? Sapagkat marami sa mga mananampalataya, marami sa mga relihiyon ang ginagamit lamang ang pangalan ni Kristo para lamang ano? Para kumita, para sirain ang tunay na layunin at tunay na aral ng Panginoon. Ganito. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, ganito ang nangyayari sa kanila. Ganito ang mangyayari sa kanila. Sabi dito, dito sa mga 16, sila'y magpapahiya. Oo, mga lilito, sila'ng lahat. Sila'y magsisipasok sa pagkalito na magkakasama na mga manggagawa ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Magkakaroon sila ng kalituhan sapagkat hindi talaga nila inaaral, hindi nila sinasaliksik ang banal na kasulatan. Kung sasaliksikin ninyo, mga kapatid, hindi kayo malilito, hindi kayo magkahaka-haka, hindi ninyo sasabihin na hindi pala tunay ang bagong pangalan. Nasasabi ninyo na ito na nga talaga ang tunay na iglesia ng Diyos, mga kapatid. Ayon sa mga Hagis 41, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hirang ng Diyos. O, kita niyo mga kapatid, hindi sa buong bayan, maliban lamang sinabi niyo, doon sa mga saksi na hirang ng Diyos ng una sa mga tuwid-baga sa amin, na nagsisikain at nagsisiinom na kasalo niyaong pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino ito? Ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, panahon ng ating Panginoon, naroon ang mayroon ng mga saksi, mayroon ng mga hirang, mayroon ng mga hinirang ang Panginoon na hanggang ngayon ay hindi maunawaan ng mga tao. Bakit nga ba hindi naunawaan ng mga tao itong mga hirang ng Panginoon? Nakakalungkot isipin mga kapatid na tayo mismo ay hindi natin nakikita yung mga hinirang ng Diyos. Bakit hindi natin saliksikin? Bakit hindi natin alamin ang katotohanan? Ayon doon sa mga, mayroon dito sinasabi mga kapatid sa mga Juan, ay ating babasahin Juan 6. Tingnan natin ang Juan 6 mga kapatid, ay ganito ang pagkakasabi sa Juan 6. Sabi nga 6:48. Sabi dito sa 48. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ito sa sinasabi ang sabi nito, ako ang tinapay ng kabuhayan. At doon sa 50 ay ganitong pagkasabi. Ito ang tinapay na bumaba
galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mangamatay. Kita niyo mga kapatid, mismo ang Panginoon nagsalita. Ako ang tinapay ng buhay. Sino ang ano to? Ang ating punong ministro. Ang sino mang makakain ay hindi na mamamatay, kundi magkaroon ng buhay, ng talagang tunay na buhay, tunay na pananampalataya. Anong kakainin natin mga kapatid? Yung salita niya, yung aral, hindi yung pagkain na sinasabi na sa literal na pagkain. Kanin natin ang tunay na minsahe, tunay na aral, tunay na sinalita ng Panginoon, sapagkat yun ang tunay na aral ng Panginoon at ito ang ibibigay sa atin hanggang sa kauliulian at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at tayo mismo ay isasama ng Diyos doon sa langit na bayan sapagkat tayo'y karapat-dapat sapagkat kayo ay hinirang at pinili ng Diyos bilang mga mananampalataya. Kaya sa gabing ito mga kapatid, ako'y nagpapasalamat at nawa sa mga susunod na araw ay abangan ninyo ulit kung ano ba talaga at kung papaano talaga natin malaman ang tunay na aral ng bagong pangalan na ibinigay sa atin na ito ay kanilang tinatakwil, ayaw nilang tanggapin sapagkat hindi raw nakasulat ang ating punong Santo Papa Ministro Paulino ang Kuyagapay. Talagang hindi yung isinulat sapagkat ayaw ng Panginoon na sirain pa natin ang kanyang tunay na pangalan bilang tagapangalaga dito sa sanlibutan at tagapagligtas ng ating kaluluwa sapagkat doon pumasok ang espiritu ng katotohanan ng kaligtasan ng bawat kaluluwa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ay si Eduardo Manaw, nagpapasalamat. Binabati ko ho lahat tayo na mga mananampalataya, na mga Sabbath Keeper, sana'y magkakaisa tayo sa huling kapanahonan sapagkat tayo mismo, kahit ako nung panahon ng araw ako'y naligaw at ngayon ay naririto na ako sa katotohanan, isa akong taga paglingkod at taga pangaral, taga bigay ng susi kung papaano namin may papahayag ang bagong pangalan. Maraming salamat sa gabing ito. Okay mga kaigsuunan, maukad to ang iyang pamahayag, pinaagi sa balaang kasulatan, nga si Ginoong Hesus Kristo mga kaigsuunan, doon na gudyay bagungalan. Kanang nasa buhat 4:12, nga nagaingon diha ang pulong, wala na ilaing ngalan, nga makaluwas ka natong agihatag sa silong sa langit. Ato nang klarohon mga kaigsuunan, ugun sa mga lana ang gihatag sa Ginoo, kanabang iyang ngalan nga daan, o kanabang ngalan nga bago. Igsuon ka muna mo timbang-timbang, pero ang pundok sa pinili nga nasod giluwas ug ipahiuli naghatag kaninyo sa tinuod nga ang ngalan nga makaluwas nato material and spiritual way lain si Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Z agapay bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo. Karon mga igsuon apamantay gamayng oras ato ning ihatag aron sa pagpadayo ni Brother Cirilo Gambana mga kaigsuonan. Magandang gabi mga taga-subaybay. Ako po si Cirilo Gambana. Ating pasalamatan ang lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay na sila ay nanatili na nag-monitor sa programa sa Hinirang Bayan ng Diyos, ang pinili ng nasod, giluwas o gipahiuli, ang God's Government Begins Its Rule. Ang pamahalaan ng Panginoong Diyos ay nagsisimula sa kanyang pamamahala. At una sa lahat, ating binabati si Brother Mitchie, yung nasunda namin ngayon na Adventist, kasama din namin noon. Siya ngayon ang nangasiwa sa lugar na kung saan sana ko sa Bulikon. Magandang gabi sa inyo diha sa Bulikon.
o sa imo Brother Michi. Dagang salamat sa imo mga mensahe na makatabang na sa atong buluhaton. Maghiusa ta, tabangan na to ang buhat sa pagsinggit sa kahayag nga tinuod nga naa nakaabutang sa atong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga di lang karong panahon na bisan tuod og nagkabahin-bahin ta sa atong pagtudlo. Lain-laing denominasyon pero una sa tanan. Kana mga denominasyon na, na kung saan naata na bilong pinili gihapon na sa Ginoo. Kay ang atong bansang Pilipinas, isa na ito sa mga pinili ng ating dakilang Diyos. At ang lahat na mga denominasyon, mga reliyon na andito ngayon, nakapasok sa 47,000 ka mga denominasyon na nakarehistro sa SIC. Pinili din yan sa Panginoon. Kaya yung mga tao na iyan ay tinalaga ng Panginoong Diyos para sila ay makatulong sa pagpalaganap sa katotohanan, pagpalaganap sa liwanag, pagpalaganap sa mga tunay na mga katuruan. Yung mga reliyon na iyan ay totoo din yan. Ang importante lang diyan sa ating pagsunod sa tunay na katuruan ng Panginoong Diyos, tuparin natin. Kung ano ang tinuturo diyan, tuparin natin dahil para hindi tayo, wala tayong pananagutan sa harapan ng Panginoong Diyos pagdating ng pagwawakas. Kaya sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16, sabi niya ako, hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo. Sabi niya, kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y manatili upang ang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Katulad na yon, COVID-19, kailangan ang mga tao ngayon ng pansin. Kaya sana kung tayo ay nagtapat sa ating Panginoong Diyos, yung mga lahat na itinalaga sa Panginoong Diyos, ang lahat ninyong mga bunga, sana hindi lang manatili sa bulsa natin, kundi manatili yan sa kamalig ng Panginoon. Tunay na kamalig ng Panginoong Diyos. Kaya kung maari sana, hindi sa pagturo sa inyo, hindi sa pag-utos, kung ang Espiritu sa Panginoong Diyos na tunay nakapasok sa puso natin, walang iba na ating lalagyan sa ating mga bunga kundi ang tunay na iglesia ng Panginoong Diyos na dakila, ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli. Dahil sa pagsimula pa lang sa sanlibutan, tinalaga na ang mga pinili, nakatakda na iyan sa Panginoong Diyos. Episo 1, versikulo 4 hanggang sa 9. Kaya kayo ay itinalaga ng Diyos sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesus Christ. Lahat tayo naniniwala ni Jesus Christ. Ang tanong kung sinunod ba natin ang tunay na katuruan sa ating dakilang Jesus Christ bilang ating pinaniwalaan na tagipagligtas. Kaya mga minamahal naming mga tagapakinig, kailangan natin sundin ang kautusan para magiging tunay tayong mga pinili. Dahil kayo pinili, hindi lang kami ang pinili, kayo din pinili. Dahil nandito na tayo ngayon sa Pilipinas, ang Pilipinas, ito na ang tinakda sa ating dakilang Diyos na piniling bansa, niligtas at binabalik muli. Anong ibabalik natin ang kaugalian ng ating dakilang Diyos na hindi tinanggap doon sa Israel? Kailangan natin ibalik ang kaugalian, ibalik ang kanyang katangian, ibalik ang kanyang mga kaugalian sa ating Panginoong Diyos. Sundin natin at ipakita natin sa ating bayan na tayo ay hindi swail, kundi tayo ay masunurin sa ating
dakilang Panginoon Diyos na ating tinuturo para hindi magiging matupad yung sinabi sa Mateo 24 versikulo 4-5 na sabi ni Salmista David, mag-ingat kayo dahil darating ang panahon na bitbitin, dalhin sa mga tao ang pangalan Jesus Christ. Kaya sa amin, hindi Jesus Christ ang andyan sa karatula namin, kundi ang pinili nga nasod giluwa si Pasiguli, bagong pangalan ang aming tinuturo ayon sa pahayag 3 versikulo 12. Pangalan sa ating Panginoong Hesus, hindi sa aming sariling katuruan mismo sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo ng Panginoon, siya ang nagturo sa amin. Dahil po mga minamahal naming mga taga subaybay, taga pakinig, ang Panginoong Diyos nag-uutusan para lang matupad ang lahat niyang mga programa. Hindi nag-iisa ang Panginoong Diyos sa kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang apakadakila. Siya la ay ginamit niya ang kanyang likas bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Juan 8, Kapitulo 8, versikulo 42, sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong ibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggagaling sa Diyos, sapagkat, sabi niya, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Meaning, si Jesus Christ sinugo ng ating dakilang ama. Sinugo sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya siya nakarating dito sa mundo, tao siya sa ating tingin, pero ang likas Diyos na natili sa kanyang sarili. Kaya kailangan natin kilalanin sa pamamagitan ng taglay, katangian sa ating Panginoon Diyos, kaugalian sa Panginoon Diyos. Hindi sa mukha, hindi sa pangalan, kundi sa kanyang kaugalian. Yan yun ang sumisimbolo sa tunay na Panginoong dakila, Hebreyohanon 13, versikulo 8. Kaya, yan yun ang sukdulan sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Wala nang ibang Panginoong Diyos na tagipagligtas sa ilalim ng langit. Jesus Christ, di ba? Yun ang ating katuruan. Pero ang tanong, sinunod ba natin ang kanyang kaugalian? Useless ang ating pagtanggap sa pangalan Jesus Christ. Useless ang ating pagkilala sa kanya kung di natin sundin ang kanyang kautusan. Kaya kailangan natin tuparin ang lahat. Kaya tayo, mga pinili ng Panginoong Diyos, kayo, tayo, mga pinili, kaya hindi dapat tayo magkabukod-bukod, hindi tayo mag-away-away, hindi dapat tayo magsiraan, tayong lahat magmamahalan, dahil yan ang pinakadakilang turo sa Panginoong Diyos, ang pag-iibigan. Maraming salamat. Ito po si Cirilo Gambana. Wala na akong oras. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Okay, mga kaigsuonan mo, ito ang iyang dugang pamahayag nga kinahanglan gyud mga igsuon ang mga nagatuo sa atong Ginoo, kinahanglan magasunod sa iyahang mga sugo igsuon. Matod pa sa Juan 13 versikulo 15 nga kinahanglan usab kamo magabuhat sama sa akong gibuhat, mao na gisugo ni Ginoong Hesukristo. Karon mga igsuon, sanglit wala naman tay igong oras. Ang tubag sa atong maong pangutana, Mateo 16:18, diha na mabasa mga kaigsuonan. Then ang una natong text nga ni Abot, mauni si General sa Pigadero sa Istaca. Then ang second is Chris May Fernandez from Sinunok, Dapitan. Then ang ikatulo mao si Norma Agapay, mga kaigsuonan. Okay, kay wala naman tayo igong panahon, mga kaigsuonan. Mag-uban-uban na po ta, sunod higayon sa amang takna, sa amang istasyon. Daghang kaing salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay gon ang Diyos. Amen. Maing gabi, karatong tanan. Adoon.
sa Radio Philippines Network. DX Katie Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DX Katie Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong orihinal, RPN DX Katie Radio Ronda. Kusog Dipolo.